Okay, welcome back mga idol, no? Good morning dito sa Toronto. Time check tayo, ano? 8:53 na umaga. Tingnan niyo mga idol. At para makita niyo rin na ang tinatakbo namin dito sa Canada, hindi puro maluluwag na kalsada, kasi kadalasan nakikita nyo sa amin yung talagang nananakbo kami sa highway, no? Yung walang traffic. Pero sa mga city na katulad nitong ito, Highway 401 eastbound tayo. Galing ako sa Brampton. Ganito ang situation niya. Last hour kasi ngayon, umaga. Kaya pakikita ko sa inyo na mayroon din kami traffic dito sa Canada, no? Kabila na yan, sa daanan sa kabila, yung kasalubong natin, matraffic din yan, lalo sa hapon. Kaya minsan yung drive time mo, pag malapit ka na sa Brampton, yung destination mo, doon ka na mag-aalangan kung kakasya pa ba yung akin 1.5 hours. Malapit na yan, ha? Toronto. Yung mga pinakita kong video, tandaan nyo lang yung lugar. Ito, Toronto siya. Highway 401. Pero hindi ito yung nasa city tayo ng Toronto, ha? Nasa highway pa lang yan. Much more kung pumasok pa tayo roon sa looban. Diba? Tayo sa kaliwa naman, pakanan, yung nasa kanan na yun, nakikita nyo may airport yan, ha? At yung mga gusto ng magbakasyon na nandito sa Toronto location, dyan sila pupunta. Tayo sa camera. Ano? Tingnan mo. Iba na ang sistema rito. Pag nag-signal ka, marami na dito yung humahabol. Kahit naka-signal ka, eh. Kaya be careful tayo. Hindi lahat yan na nag-signal ka magbibigay. Ang iba dyan, humahabol. Kaya nasa iyo pa rin ang control ng manipila. Dito marunong na rin ng overtake yung galing sa left side lane, sa harapan mo pupunta sa by exit. Mayroon akong naalalang mga bansa na aking pinanggalingan na ganyan ang overtake. Salamat naman na kung wala na traffic. Hindi makaligtas, no? Traffic talaga. Yeah.
Kaway-kaway yung nasa kalsada. Ang ating mga kabading naghahanap buhay na rin sa mga oras na ito. Shout out dyan sa ating mga kabady yung nasa Pilipinas, no? Ingat kayo lagi dyan. At yung mga nagtatanong pala na kung paano makarating ng Canada, eh, hindi naman bago kahit saan kayo magtanong. At yung iba nagtatanong kung paano makarating. Ang pinaka first step talaga, para magkaroon ka ng lakas ng loob, mag-apply, unahin mong kuhanin yung passport. Unahin mo. Pagkatapos mong makakuha ng passport na yon, pumunta ka sa mga legit na agency. Alam ko naman na nasa Pinas, may mga kaibigan tayo na nasa iba't ibang bansa. Tanungin mo ang kanilang mga agency kung saan mo gusto pumunta. Katulad nitong Canada, maraming nagtatanong, maraming agency na papunta sa Canada. Kaya doon kayo pupunta at para malaman nyo rin kung ano ang requirements na ibibigay. Kaya good luck sa inyo yung mga ano. Huwag lang mawawalang pag-asa. Punta kayo roon. Ako dati ganyan din. Sige ako plano. Mag-abroad. Plano mag-abroad. Pero pagdadating ng Sabado, nandun ako sa bahay. Tapos, pagka-Lunes, papasok na sa trabaho. Kasi wala nga akong lakas ng loob nung mga time na yon. Kaya di ako makaalis. Pero yung may time na yung kasama ko nagkwento na ganun, naka-20s na sila. Di nagkaroon ako ng lakas ng loob mag 30s nung time na yun. Kaya lang, Saudi Arabia ang una kong bagsak. No? Wala problema yon. Stepping stone ang ginawa ko. Traffic, no? Pagiging ganyan, ganyan na ganyan. Yung nasa kanan na maliit na sumingit, nakita mo. Kailangan nakikita mo yan. Kasi sila rito, ang iba, paayos ang sistema ng driving dito. Canada. Pero mayroon na rin, siyempre, hindi naman lahat. Ingatan din natin yung mga medyo minsan lumalabag sa batas, ikaw nga, baka makagit. Huwag naman sana, kasi mahirap problema yan sa daan. 401, eastbound, Toronto. Malayo pang ating lalakbayin, no? Si Panyo Brunswick ako. Itong kalsada. Nakita mo yan, oh. Nakita mo yung lumabas. Kung sa Pilipinas yan, may enforcer dyan. Uli yun. Kasi inapakan niya yung solid lane. Pira ni sir yun. Eh, dito ko totosin. Bawal yan. Kaya lang. Walang pulis. Yan kasiksikan ang Toronto. Umaga, hapon, minsan nga tanghali, mayroon din. Hindi rin siguro sa panahon yan. Shout out dyan sa mga Europe na tropa. Ingat lagi sa biyahe. Alam kong mayroon din kayo diyang isno. Yan ang pinakamahirap na kalaban pala natin, yung isno. Madulas sa daan, malamig na, parang nakakatamad magtrabaho minsan kay
yung bababa ka, tapos na isno, kasi mag-i-start ka ng truck mo, yung truck mo, lilinisin mo, eh, puno ng isno. No? Mas lalong mahirap, alam niyo ba? Eh, yung trabaho ng, ano nito, truck driver, hindi lahat masaya, no? Hindi lahat madali. Kaya lang, siyempre, pag nag-fuss kami sa IP, no, kaya saan man nila, kahit sa Maydi, sa Mayrel, o kahit saan dyan, may, yung mga masasaya yung nakikita nyo kasi nakangiti pa nga kami. Pero sa likod ng camera, mahirap, lalo yung mga flatbed, naglo-luna, nagbabinder. Sa lodo ako dyan, talagang magagaling, no? Matsaga, masipag. Mahirap yan, lalo winter. Kaya mga bali, ingat-ingat lagi tayo. Shout out sa mga viewers, no? Shout out sa inyo, mga subscriber. Advance Merry Christmas at magandang umaga. Canada time. Inoy, Gerardo Bustillo, shout out sa iyo. At yung Bustillo family, shout out sa inyo, yung mga taga Barogo dyan. Shout out sa buong Barogo. At sa Bustillo family ng Alang-Alang, shout out sa buong Bustillo family ng Alang-Alang. At sa lahat ng taga-Alang-Alang, shout out sa inyo. Luwero-hero, kumusta Edoy? Shout out sa iyo. At kita ang traffic, no? Traffic kami, traffic dito. Kikay Castillo ng Montreal, shout out sa iyo. Maraming salamat sa pag-request. At natatandaan ko naman ang iyong pangalan, pero hindi pa kita nakikita sa personal. Magkalapit lang tayo. Ako nga, nasa Toronto ngayon, Banyo Brunswick, ay madadaanan ko yung iyong lugar na Montreal. Ingat ka lagi. Shoutout dyan sa aking mga kapitbahay sa Dasmariñas, Cavite, no? Yung mga Arbois family, yung mga aking yung kapitbahay. Kumpare ko yun naman yung nasa aking katabi, si Andy Piri. No? Maring Andro, medyo, ano, Andy ang tawag niyo pag hindi kayo galit. Traffic, ano? Mga buddy. Nakikita ko lang sa inyo, lalo yung nasa Pilipinas, yung hindi pa nakakalam ng sitwasyon ng Canada, ay hindi lahat dito sa lugar ng Canada sinasabi nyo maluwag, no? May mga traffic dito. Basta nasa loob tayo ng city, may traffic. Shout out pala dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, Tata Constiwe, no? Rokon Rad, shout out sa iyo at sa buong trupa ng Almaray Company. Hindi lang Almaray, kundi sa buong trupang nasa loob ng KSD. Especially yung mga ating mga kasamang tumatawid sa border, no? Ingat kayo lagi sa pagtawid ng border. Alam ko naman na ang hirap paano kahirap tawirin ang border. Puyat, no? Puyat. Lalo yung mga nasa baril. Ang hirap din lumabas. Ah, pumasok. Ang mahirap sa baril yung palabas. Papasok medyo okay pa eh. Pero kung pabalik ka na ng Saudi Arabia, ano na. Talagang may susumpa ko. Na yung pila minsan dinanas ko dyan. 3 days. Nandun ka pa sa loob ng baril. Nakapila. Yung tinatawag na kalipa port.
singitan pa. Hindi na natin imimiss yun yung mga lahi na yun na nagsisingit-singit yan sa daanan. Naririnig niyo yung aking signal, pero huwag kayo magtitiwala, tingnan nyo. Kasi hindi magbigay, baka mamaya umasa kayo yan, nakita mo yung pansina naman na sumawag pa yun. Kasi matrapping. Naiingat tayo kay ang iba rito, marunong na sila yung sumingit, bigla, kahit nakasignal ka. Hindi naman yan, no, kahit saan naman ang bansa tayo pumunta. Mayroon talaga kasi nga may kasabihan eh, tayo ang edukado sa kalsada. Yun na lang, intindihin na lang natin. Imagine ko yung buhay ko dati sa Pilipinas, yung nag-PPR ka, parang ganitong-ganito eh. Kala pagkakaiba may nakahalong maliit, at sa PR talaga makikita mo, puro. Pagmasdan mo ha, mga nakasignal na yun, hindi yan magbibigyan na. Hindi lahat magbibigyan din. Thank you buddy. Nakita mo mayroon nagbigay. Kaya nakasingit tayo. Matapit kasi yung pakanan eh. Makatipit-tipit tayo rito. Diba? Ulitin ko ha, Toronto ito, Toronto. Highway 401. Marami tayong mga trupa rito. Kaya lang, wala akong tsatsambahan na makasabay. Yan sa mga truck stop. Shout out dyan sa Litinyo at sa Marinyo. Maupay na aga sa Canada. Maupay na gabi kayo di daha Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out sa inyo. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung ating mga kabading nasa New Zealand, no? Yung ating mga kasama dati dyan sa
Saudi Arabia. Hi, Mibiti. Shout out sa iyo, ingat lagi. Bro Elmer Emphasis. Mga magagandang lalaki ang pag nakita niya sa personal. Mahaba-haba yung traffic na yan kasi mayroon dyan Highway 400 yan naghihiwalay. Yan kasi 400 pag galing ka rito, yan ang daan papunta doon sa Winnipeg, yung papuntang Alberta, papuntang mga British Columbia, Calgary, no? Yan sila dumadaan, kaya nakakasabay ang truck. Dito tayo pumisto sa kaliwa, pabawas-bawas sa traffic kasi yung kanan na yan, yan sila lulusot. Kaya lalo traffic. Pero dito naman, napapansin nyo naman, no? Pag mandan nyo maigi, ang kagandahan lang sa traffic dito ay nakapila. Tingnan nyo, nakapila talaga. Pag mayroon nag-signal dyan na kahit maliit, sisingit sa'yo, pagbibigyan natin kasi give and take lang, no? Alam mo naman yung ating ano sa kalsada. Pag ikaw naman nag-signal, pagbigyan mo. Kapag bibigyan ka pala nila. Pero kung hindi ka man pagbibigyan, huwag lang sasama yung loob natin kasi alam mo naman, iba-iba rin ang ugali, di ba? Kahapon, traffic din ako sa Montreal. Napansin nyo, umpisa ng umaga hanggang sa maghapon. Kaya hapon na, di pa ako nakakalayo. Sirang-sira yung per miles ko. Yan, nag-signal, oh. Pagbigyan mo na. Una-una, naiwan tayo. Rangkada pa tayo, truck tayo. Pagdating ko rito sa malapit na sa Toronto, mga almost 40 kilometers na lang. Wala na akong drive time. Pero mayroon kaming tinatawag na PC. PC. Personal convenience ata yun. I-correct nyo na lang kung mali yung aking pagkakabanggit mga body. Kasi nauna, mahina akong magbigas. No? Kahit nga sa mismong Tagalog, nabubulol ako minsan. Ano talaga? Nakita ko. Diba? Singit, signal, mabibigyan niya sila. Manuel Limpin, at ikaw man ay marami ng tanong sa akin, kaya interesado kang makarating ng Canada, ay galaw-galaw ito eh. No? Punta ka na sa ating agency, alamin mo na kung ano ang dapat mong gagawin para may handa mong maaga at mayroon pang panahon. Kamatakot sa AIDS. Lahat ng tropang gustong makarating ng Canada, huwag kayong matakot sa islands na yan. Kaya nyo yan. Kaya nila. Kaya natin. Ganun lang. Kaya kung tutusin, nag-islands ako sa Saudi Arabia, nangangamba rin ako, pero tanggalin natin sa katawan yan. Alang-alang sa magiging kinabukasan ng ating pamilya. Buo lang ang loob.
para makamit mo ang iyong minimithi ka nga. October na! Mabuti nga yung mga nasa Pilipinas. Ako nung mga time na yun, yung October, talagang masaya na akong mag-isip. Alam mo kung bakit. Yung 13 month eh, na tinatawag. Yan sa atin, mayroon 13 month eh. Hindi ko na ituturo sa inyo kung paano kayo kukupit, no? Ito turnover mo lahat yun, no? Mayroon talagang mga pang-aporda boys dyan. Pasko, siyempre kailangan mayroon dodokotin tayo. Diba yung busina na yun na narinig ko? Ay, nininervyos ako sa ganun na nagbababad ng busina. Dati, pag narinig ko yung babad ng busina, doon sa bansang ating pinanggalingan, no? Ang masama noon, hindi lang busina marinig kong maya-maya, babatuhin ka na lang ano yan, yung mineral water. Ano ba yung kasalbaya, no? Pero, okay lang. Sa awa ng Panginoon, naka-ano rin tayo. Naka-raos na. Okay, sana po ganito, nakita nyo. Mo yung signal na yan sa harapan natin. Hindi siya nagbigay ng sikat para pumasok. Kasi nasa sanay minsan yung iba. Nagsisignal kasabay yung pihit ng manipila. Huwag yung pangit yung kay hindi makakaalis ko yung katabi. Pagmasdan yung kaano natin kasalubong, eh tayo medyo tumutuloy na lang konti. Sila, traffic din sa kabila. Pero okay pa yung ganun traffic. Ano yan, tinatawag yan na slow moving traffic, gumagalaw. Sana tuloy-tuloy na tumulin na itong ating linya. Ayan, okay pa yung kanyang traffic. Pero may time dito na talaga ang standing traffic. Usad-usad lang. Ngayon, maswerte tayo at doon lang kanina. Talagang ano, masikip. Marami kayo. Ito kasi nahiwalay yung nasa kanan nandun, kaya lumuwag yung papunta doon sa highway na yon na papasok ng ano yun 400, highway 400 tinatawag, doon na i-safe rin sila dahil sa construction. Kaya tayong mga nakatumbok pa Montreal, ito yung kalsada na nakatumbok din sa Montreal. Dito rin ako dumaan, pero sa kabilang side. Yung kasalubong, pansinin nyo, marami rin sila roon. Ayan. Pero okay pa yung ganun. Kaya lang, magkukunti na lang yung ride time mo. Yan mauubos sa ganyang sistema ng traffic na ayan, mabagal. Slow moving. Tuloy-tuloy na. Dito pa pala. Istanbul again. Huwag lang tayong didikit yan sa sinusundan. Yung tinatawag na keep following distance tayo kaya yung karga natin mabigat. Lalo na sa winter ay mas
doble ingat, no? Sabi kasi nagpapatraffic itong construction, eh, tingnan nyo naman, no? Dalawang linya yung hindi mo magagamit. Salubong natin, pagmasdan yung traffic sila. Ito naman natin, inavertikan, may 4-5 sa point. Ganun ang trabaho rito sa Canada, hanga rin ako. Minsan nakikita ko sa trailer, may daladala doon sa puitan niya. Ay di kailangan marunong ka mag-forklift. Driver ka na ng forklift operator ka pa. Doon ako talo, di ba? Eh, paano yun? Dadali ko lang yung forklift. Paano ko ngayon i-discard kasi wala akong talent doon. Mas matraffic yung kasalubong natin yung nandoon sa service road. Sa kabila, hindi talaga gumagalaw. Pero ito, medyo okay pa ito. Ayan o, si tropa o, nag-signal, no? Pagbigyan mo na agad yan. Kasi yung sistema na kanyang signal, parang recognize.
yung nasa kaliwa na yan. Kasi makikita mo sa GPS mo, 100, more or less 100 kilometers ang pupuntahan mo pa. Kasi isipin mo, mga 75 kilometers na lang. Kanya naka-steady na, naka-ano ka na sa kalsada. Eh, ang natitira mong oras ngayon, 1.5 hours. Huwag mo nang isugal yun. Lagay mo na dyan sa truck stop. I-advise mo na madidili ka kung madidili man yung pangarga mo kaysa naman ikaw ang mabayulisyon, eh, maubusan ka ng drive time. Magpipisi ka ngayon eh, kung inabot ng 2 hours yan dyan. Ano na list tayo? Ito yung sinasabi ko kanina na masarap man ako pag ano, naka-highway, no? Yung pag nasuot sa traffic, umiinit yung dalawang ulo natin. Yan ah, pag masaya sa kaliwa, dito oh, yan oh. Hindi sila kumagalaw pala, dito pala ang umpisa eh. Ibig sabihin, doon sa unahan, medyo tumutuloy na ng konti. Ayan o. Ang nasa kasalubong natin, napansin ninyo, no? Yan ang tinatawag na standing traffic. Talaga hindi gumagalaw. Upos yung oras mo dyan pag wala nang natitira. Iswerte mo kung bagong gising ka lang dyan sa truck stop, yung malapit dyan sa lugar na yan. Dalawang hilan itong nasa kanan, no? New Zealand, nakikita ko rin mayroon din silang ganyan, no? Kaya lang parang side curtain sa kanilang nakikita ko. Ito naman flat feet. Nadudugtong nila yan. Pinagdudugtong yan, pero hindi ko may papaliwanag ganyan. Hindi pa ko nakapagbiyahe ng ano, trailer. Kaya ngayon sasabi ko, nahanga ako dyan. Paano nila yan eh? Atras yung mabanti, okay lang. Ilahihila mo lang yan eh. Yung i-atras mo doon sa, ano, sa diskargahan, yung hila na yan, may malaking problema. Kasi yan, nakakita ko dati, yung biyahe ako ng, yan, sa Toronto, nasa ibang company pa ako. Doon sa pick-upan, madali lang kami ngayon mag-atras, papunta doon sa loob para kargahan ng mga, yung ano tawag noon, yung parang chok, ng plywood. Hindi naman ito plywood, may tawag doon eh. Ngayon siya na yung nag-a-atras kay baguhan siguro. Sabi, pinagmamasdan ko, nagli-letter is na, hindi pa maipasok. Ako napakahirap. Hindi ko rin naman pwedeng turuan yun kaya isa rin naman akong walang kamuang-muang doon. Anyway, pagmasdan mo yung ating paligid, maluwag na, no? Kaya maya-maya, naligtas na ako sa traffic, uminom pa lang ako ng mainit na tubig, maligam-gam. Tatabi tayo dyan sa on-road na tinatawag kay Highway 401, ang karamihan on-road, no? Pero may truck stop din dyan. Yung mga gasolinahan. Nasanay lang tayo sa gasolina, pero diesel yun. Tayo, truck tayo eh. Yung kasing mga gasoline station na tinatawag dito, mayroong pang maliit, mayroong talagang pang truck. Basta truck stop ah. Ibabalik ko yung aking kwento dati, baka matulad sa akin nung bagong labas ako. Abay, wala akong sinasanto kasi nakakita ako ng Petro Canada. Wala, di naman ako sinaway ng mga nandoon sa
Ray-Ban o kaya Ray-Ban, baka matangay ko yung bubong ng gasolinahan. Pero hindi naman, mataas yung sukat nila rito. Okay. Ito yung makikita nyo, no? Oh. Kaya pala nagbagal, kaya mayroon palang aksidente. Ganon sila rito. Ayun, ang aksidente. Ayun, yan, nakikita nyo sa kanan. Ayun. Bumangga si Buddy, no? Kaya bumangga yun. Kalat. Ito naman may mga ano, ito namang iba tutulin pa, ano, ingat na rin kasi marami na rin dito yung ano nagtutulin, kaya aksidente rin sila, mga bata pa kasi, iba eh, mga kotse. Nakita mo yung bumangga doon, kaya nahanap natin kung nasaan yung nabanggaan niya. Malala siguro ang tama, no? Nakita nyo? Napansin kung saan siya tumama, yung kutsi na yun. Yung driver ng maliit na nakita natin sa video. Hindi ko alam. Sigurado ako nasa ospital na kasi binukas na nila yung pinto. Wala na yung driver. Parada sa shoulder, nilagan yan. Ito ang parking, yung yan, oh, nasa kanan. Hindi yan siya parking. Kaya lang minsan kumaparking dyan. Yung mga saglit lang kumaparada. Hindi yan talagang parking yan. Papasokin natin.
itong on road na to, Fort Hope, maluwag ito. Dito magdi-deliver si ano, si muna tayo dito kay ang kasunod na on-road nasa 67 kilometers. Kaya dito gagawin natin yung dapat natin gagawin to. Bale, lalagayan natin papasok. Okay, hindi na siguro. At hindi atras tayo. Hindi na papasok. Kabuhok. Okay lang, nakalusot, pero kabuhok. Hindi siya kasi mga pumaparada na to. Hindi na ayos. Kaya, mga pumaparking, hindi katulad natin. Nahirapan. Tutuwid natin kay mahirap naman natin gayahin sila. Okay. Kasulad na paparada. Hirapan ipasok. Dapat sinisintro sa parking para kabady natin na paparada. Hindi mahirapan, di ba? Okay, thank you for watching, no? At ito yung on-road na Fort Hope, yung maglalakad tayo papunta doon. Yan yung may pickup na yan, pintuan yan. Yan sa loob niyan, marami kang mabibili dyan. Kasi nandyan yung Tim Horton, King Burger, at saka yung CIBC, kung may pira pa yung ano mo, credit card, may Popeye dyan, may market dyan, pwede ka dyan. Unang-una, ang purpose ko, kaya pupunta ako dyan. Thank you for watching, guys. Advance Merry Christmas. At magsi-CR lang tayo bago ako mag-almusal.